up mga ka-money magnet? Naririto na naman tayo para sa isang pampaswerteng hatid na magbibigay ng kasaganahan, kausayan ng buhay at tagumpay. Alam mo bang ang mga sangkap na gagamitin natin sa araw na to ay ang mga sangkap na talagang ginagamit para magkaroon tayo ng masaganang buhay? Una na lamang dito ay ang bigas. Alam mo bang hindi ka dapat nagpapaubos ng bigas sa iyong tahanan dahil ang bigas ay katumbas ng pera at kasaganahan. Kung kaya't bantayan mo palagi ang lalagyanan mo ng bigas. Kapag napapansin mo o na-observe mo na paubos na o kukonti na lang ang laman, ay lagyan mo na agad at huwag mo nang hayaang maubos pa ito. Sapagkat kapag nasasairan o nauubusan ka ng bigas, maaaring masaidin ang pera sa buhay mo at maging simula ito ng kahirapan. Kaya't payo ko sa iyo, kung meron kang lalagyanan ng bigas, hindi naman kailangan na napakalaki. Kahit maliit na lalagyanan ay okay lang, basta't pansinin mong maigi kung ito ay nasasaid o nauubusan na, agad-agad mo tong lagyan. Dahil ang bigas ay makapangyarihan na makapagdudulot ng ginhawa sa ating buhay. At ang kasaganahan, kapag sinamahan natin ang dahon ng laurel at pinaikot natin sa bigas na yan, ay lalong sasagana ang buhay natin, lalo itong makapagbibigay ng ginhawa. Kukuha ka lamang ng 6 na piraso ng dahon ng laurel, katulad nito, ipapaikot mo lamang yan na katulad yan. Okay. Ikot lamang po natin ang dahon ng laurel. Ayan. At may napaikot na tayong dahon ng laurel sa bigas. Kaya't kasaganahan at success ay magsasama na at maibibigay na to pangkabuhayan sa ating buhay at pangkalahatang swerte. Success, pera at pang-akit din ng tagumpay. At isasama na rin natin ang pangtanggal ng kamalasan. Siyempre, katumbas ng swerte sa buhay natin, kailangan maalis din natin ang mga kamalasan na papasok sa bahay natin. At ang pangtaboy ng mga kamalasan na yan at ka mga bad spirits sa ating tahanan ay walang iba kundi ang bawang. Kaya't maglagay ka lang ng isang bawang sa pinakaibabaw. Ayan. Kapag nailagay mo na yung pangtanggal ng negative energy katulad ng bawang sa ibabaw, ayan, kompleto na po siya. Paano ko masasabing kompleto? Kompleto dahil meron na tayong bigas na kasaganahan, meron na tayong dahon ng laurel na magbibigay ng success sa buhay natin, kung ano mang hangarin natin, ay mapagtatagumpayan natin, kahit ano po, basta't may dahon ng laurel sa ritual na ginagawa natin, kahit anong hangarin mo sa buhay, mapagtatagumpayan mo po yan. At syempre, wala na magiging balakid o hadlang sa hangarin natin dahil meron tayong inilagay na bawang. Ang bawang kasi ay pantaboy ng mga kamalasan, kaya't anumang mangyari sa buhay natin ay siswertihin na dahil wala nang maaaring maging kontra dito. Okay po? So, meron na po tayong isang pampaswerteng ritual. Sana man po natin ilalagay ang napakaswerteng bagay na to. Una, maswerte po ito sa tahanan. Okay? So, dapat mailagay natin sa maswerteng lugar sa loob ng tahanan. Maswerte rin ito sa negosyo. Dapat mailagay din natin sa maswerteng lugar sa negosyo natin. Maswerte rin ito sa ating mga business, negosyo nga, katulad ng sinasabi ko. Maswerte rin ito sa pagkakaroon ng trabaho, success mo. So, yun yung mga swerteng kayang ibigay ng ritual na ito. Ngayon, kinakailangan tama lang ang paglalagyan, okay? Tama ang paglalagyan natin. Kung swerte sa tahanan, syempre sa loob ng tahanan, saan ang dapat paglagyan? Una, kung katoliko ka, pwede mo siyang ilagay sa altar, okay? Dahil palagi nadadasalan, mas mainam po yun. Kung hindi ka naman katoliko, ay pwede mo siyang ilagay sa southeast sector ng tahanan natin, sa Timog Silangan. Kung hindi mo alam kung saan yung Timog Silangan, kung hindi mo siya malocate, ang gagawin mo lamang po ay magamit ka po ng compass. Kasi malaking tulong po yung compass para malocate mo ng maigi kung saan yung southeast sector ng ating tahanan. Southeast sector kung saan ito ay sinasabi na lugar ng pera. Ang lugar ng pera ay magbibigay sa atin ng syempre malakihang kita, papasok ang blessing, papasok ang biyaya pagdating sa kaperahan ay hindi ka masasaid, hindi ka mauubusan at hindi mo po mamumblema sa kahit anong bagay.
basta na ilagay po natin to sa Southeast Sector. Pagdating po sa negosyo, kung kayo ay may tindahan, maswerte din po to sa mga tindahan. So, saan mo po ilalagay sa may tindahan nyo? Ang gagawin nyo lang po, doon po sa mataas na bahagi, hanapin nyo po yung silangan kung saan sumisikat yung araw. Sa parte ng tindahan nyo, meron po doong lugar na nasisikatan ng araw, doon nyo po ito ilagay. Kasi yung ritual na ginawa natin, isa pang bagay, kapag po yan ay nasisikatan ng araw, ay maswerte po talaga. Kaya hanapin po sa lugar ng baha, tindahan natin yung nasisikatan ng araw at doon po yung ilagay. Kung hindi nyo naman makita at hindi nyo talaga alam kung saan yung silangan, pwede nyo naman itabi ito sa lalagyanan ninyo ng pera. Okay po? So, pwede nyo siyang ilagay sa lalagyanan ng pera, itabi, para sa ganon, mas maakit at dumami yung customer. Okay? Pagdating naman po sa trabaho, success sa buhay, swerte din po siya. Okay? Paanong paraan po tayo sa swertihin sa success sa buhay natin sa ating pagtatrabaho? Ang gagawin nyo lamang po ay ganito. Kung pagdating po sa trabaho, ang gagawin po natin ay, syempre, kung ikaw ay may table o desk sa bahay mo na ginagamit mo sa pagtatrabaho. So, dun mo lang po siya ilalagay. Meron ka isang table sa kwarto mo na ginagamit mo sa pagtatrabaho, ilalagay mo lang po ito dun. Para sa ganun, habang nag-work ka, mas ma-attract mo ang swerte sa trabaho, may posibilidad na ikaw ay ma-promote, may posibilidad na ikaw ay magkaroon ng highest position sa company mo, maging successful ka sa lahat ng ginagawa mo, o kung may mga transaction kang isasarado, lahat po ng yan ay magiging successful. Yan lang po ang mangyayari sa buhay mo kapag sinamahan po natin ng pampaswerteng ritual na katulad nito. Sasagana ang buhay mo, magiging successful ka. Kung ikaw naman ay may negosyo, magiging matagumpay po ang negosyo nyo. Basta't palagi kong sinasabi at patuloy kong ipapangaral sa inyo na kinakailangan po kayo po ay maging positibo. Huwag nyo pong pasukan ng negatibong bagay ang lahat ng bagay na ginagawa nyo para nang sa ganun kayo po ay maging successful. Dahil ang mga taong nag-iisip palagi ng negatibong bagay, sumasama sa mga taong negatibo, isang araw magiging ganoon ka na rin. Kung ayaw mo mangyari sa iyo yan, at kung gusto mo maiba ang landasin mo, huwag ka pong sumama sa mga taong katulad niyan. Dahil kung ikaw ay naniniwala na mababago at magtatagumpay ka, yan po ang mangyayari sa iyo basta't samahan ng pagsusumikap, samahan niyo po ng pagdadasal at positibong isipan at tiyak na ikaw ay magtatagumpay. Manalangin lang po lang tayo sa poong may kapal at sasabayan natin ang isang ritual na gabay para tayo ay lalong maging successful. Maraming salamat mga ka-Money Magnet. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. At syempre, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may bago akong video. Thank you very much!